34 na kabanata. Sinabi pa ni Elihu, "Kayong mga nagsasabing marurunong at maraming nalalaman, pakinggan ninyo akong mabuti. Sapagkat kung papaanong alam ng dila ang masarap at hindi masarap na pagkain, alam din ng tainga kung ano ang tama at hindi tamang mga salita. Kaya alamin natin kung ano ang tama. Pag-aralan natin kung ano ang mabuti. Sapagkat sinabi ni Job, wala akong kasalanan. Pero hindi ako binigyan ng Diyos ng katarungan. Kahit na matuwid ako, itinuring akong sinungaling. Kahit na wala akong nagawang kasalanan, binigyan niya ako ng karamdamang walang kagalingan. Walang taong katulad ni Job na uhaw sa pangungutya. Ang gusto niyang makasama ay masasama at makasalanang tao. Dahil sinabi niya, walang pakinabang ang tao kung magsisikap siyang bigyang kasiyahan ng Diyos. Kaya makinig kayo sa akin. Kayong mga nagsasabing kayo ay nakakaunawa. Ang makapangyarihang Diyos ay hindi gumagawa ng masama. Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Pinakikitunguhan niya ito ayon sa nararapat sa kanyang ugali. Nakatitiyak akong hindi maaaring gumawa ang makapangyarihang Diyos ng masama. Hindi niya maaaring baluktutin ang hustisya. May nagtalaga ba sa kanya para pamunuan ang mundo? May nagbilin ba sa kanya ng mundo? Wala. Kung loloobin ng Diyos na kunin ang buhay na ibinigay niya sa tao, lahat ng tao'y mamamatay at babalik sa lupa. Job, kung may pangunawa ka, pakinggan mo ang sasabihin ko. Makakapamuno kaya ang Diyos kung ayaw niya ng katarungan? Bakit mo hinahatulan ang matuwid at makapangyarihang Diyos? Hindi ba't siya ang sumasaway sa mga hari at pinunong masama at walang kwenta? Wala siyang itinatangi sa mga pinuno at wala rin siyang pinapanigan, mayaman man o mahirap. Dahil silang lahat ay pare-pareho niyang nilikha. Kahit ang taong makapangyarihan ay biglang mamamatay sa gabi nang hindi ginagalaw ng tao. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Walang madilim na lugar na maaaring pagtaguan ng masama. Hindi na kailangang tawagin pa ng Diyos ang tao upang humarap sa Kanya para tanungin at hatulan. Hindi na niya kailangang imbestigahan pa ang taong namumuno para alisin ito sa katungkulan at palitan ng iba. Sapagkat alam niya ang kanilang ginagawa, inaalis niya sila sa kapangyarihan at nililipol kahit gabi. Hayagan niya silang pinaparusahan dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa niya ito dahil tumigil sila ng pagsunod sa kanya at binaliwala ang kanyang pamamaraan. Inaapi nila ang mga dukha at narinig ng Diyos ang paghingi ng mga ito ng tulong. Pero kahit na tumahimik ang Diyos at magtago, walang sino man ang makapagsasabing mali siya. Ang totoo, binabantayan ng Diyos ang tao at mga bansa para patigilin ang pamumuno ng mga hindi makadiyos na siyang bitag na pipinsala sa mga tao. Job, bakit ayaw mong lumapit sa Diyos at sabihin sa Kanya, nagkasala po ako, pero hindi na ako magkakasala pa? O sabihin niyo sa akin ang kasalanan ko, kung nagkasala ako, hindi ko na ito muling gagawin. Papaano sasagutin ng Diyos ang kahilingan mo kung hindi ka magsisisi? Ikaw ang magpapasya nito at hindi ako. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang pasya mo. Ang mga taong marunong at may pangunawa na nakikinig sa akin ay makapagsasabing ang mga sinasabi mo, Job, ay kamangmangan at walang kabuluhan. Dapat ka ngang lubusang subukin dahil nagsasalita kang gaya ng masamang tao. Dinadagdagan mo pa ang kasalanan mo dahil sa paghihimagsik mo sa Diyos. Minamasama mo't kinukutya ang Diyos sa harap namin.